So hello guys, so ngayon mag-unbox tayo ng isang mailbox. So pangalawang mailbox ko na to. So yung unang mailbox kasi nabili ko. Yan. Akala ko kasi made of plastic. Pero yung sides pala niya is made of hard carton. Kaya nung umulan, yan, nasira siya. Yan, kita nyo naman, sirang-sira. Yan. So yan, papalitan natin siya. Yan, bumili tayo ng panibago. So ito is steel na lahat. Well, based sa specification ng seller sa Lazada. Yan. So, buksan na natin. Huwag natin patagalin. Ito yung ating mailbox. So, may mga osensya na guys. Medyo maingay kasi nasa tabi tayo ng daan. So, maraming dumadaan. Tsaka may nagbabasketball doon sa kabila. Yan. Naglalaro. So, ito guys yung ating mailbox. Yan. So metal letterbox, which is yung dimension niya is 217 by 70 by 300 millimeter. So huwag natin tagalin, so buksan na rin natin. So hindi na siya nakasili, pero first time ko pa lang talaga siyang bubuksan ngayon. Ayan, magkikita natin siya. Ayan, yung kulay na pinili ko is color white, so meron din silang black and brown. So wala na siyang laman guys. Ayan. And ito yung ating mailbox. Tcharan! Yan, white na white. Yan, yung kanyang front. Yung kanyang side. Yung kanyang back. Hindi na akong sure bakit may bukas dito sa back. Pag naman dito, mababasa ito. Bukas siya. May opening pala siya dito sa likod. Pag sinabit ko ito sa labas, sigurado papasok dito yung tubig. Dapat close na lang ito eh. Pero nakabukas siya guys sa likod. So yung kanyang isa pang side. Then yung front, yan. Para doon sa mailbox, kailangan nyo iangat. Kaya siyang takit. Para di mapasukan. Kaso, bukas siya doon sa likod. So pag linagay natin siya sa pader, hindi lang ako sure kung mapapasukan. So makikita naman. O makikita ako naman. Kapag nilagay ko na siya doon. Sa wall para masubukan natin. Hintayin natin yung tagulan syempre para sa real time. So yung kanyang susi, ano ba meron siya dun sa loob? Nakalock. May susi sa loob, so ito yata yung purpose ng butas sa likod para makuha mo yung mga susi. Yun, yun. Ipan nahulog yung susi. Yun. So ang kasama niya guys is meron siyang dalawang susi, tapos yung kanyang mga tocks or screws. Yan, so bubuksan natin siya. Tingnan natin siya sa loob. Yan, so ito guys yung loob niya. Yan, made of bakal, so lata, hindi siya makokrode, hindi siya malulusaw. Then meron siyang dalawang screw dito. So, screw natin siya dito. Or pwede siyang ihang. Yan. So, kailangan lang natin ng isang screw. Or, pwede kayo magtako. Tapos, isabit nyo lang. Ito lang. Siyempre, pag sinabit nyo, mas madaling manakaw. Kasi, hindi siya nakafix. So, pwede siyang kunin. Then, dito yung kanyang dalawang screws. Hindi ko lang sure kung magkamatch yung screws nung dalawa. Sana magkamatch para hindi malayo. Yeah, malayo yung dalawang butas, hindi sila parehas, kaya obligado ako mag butas ng panibago. So ito guys yung ating simpleng mailbox, which is color white, which is ito yung pinili ko para maging at least bagay dun sa wall ko or dun sa pader. Hindi, sa poste pala ng kulay gray or dark gray. So, yun guys, so, ikabi na natin sa poste. So, ito guys, nailagay na natin yung ating mailbox. Since hindi kasi magkamash yung dalawang buta, so isang screw lang linagay ko. Tapos, yan, nagpako na lang ako ng concrete nail dito sa taas para di siya masyadong magalaw. Yan, para di na ako magbaray na ng isa pa dito. Yan, so na-install na natin guys yung ating mailbox. So kung nagustuhan nyo guys yung video na to, please subscribe.
and like this video if you like it. Thank you guys for watching. Until the next video.